Ang kinamulatang kumbansa natin noon, maayos, masagana. Yung nanay ko nagtitinda sa palengke ng tela. Ang tatay ko naman nagmamaneho ng jeepney. Nakakaraos kami, nakapag-aral kami lahat. Walo kami magkakapatid. Ito, napakaliwanag sa isipan ko, no? Minsan isang araw, umuwi yung kapatid. Kuya Eli ko yun, eh. Tuwan-tuwa siya, nakapulot siya ng 1 sentimo. Eh, nung araw, napakamahalaga ng 1 centavo, eh. Binalita sa nanay ko. Ang inaasahan namin, matutuwa yung nanay ko. Sabi niya sa kapatid ko, bukas pagpasok mo sa eskwela, hanapin mong pilit kung sino may-ari ng pera na yan. Kasi ngayon, nag-aalala yun. Ganun yung pagdisiplina at saka yung integridad ng nanay ko. Siguro, doon ko nakuha yung 2 traits ko na yun. Being a disciplinarian, at the same time, yung integrity. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. Ang defining moment ko sa serbisyo ko sa gobyerno, nung nag-chief PNP ako, naramdam ko yung appreciation ng mga kababayan natin kasi nawala ang kotong, tapos ang pulis na reforma. Minsan, naka-uniforme ako, kasama ko yung mga staff ko, kakain kami sa restaurant. Pagpasok namin, tumayo yung maraming customers at pinalakpakan ako. Ako naman, dahil nga ayoko ng atensyon, parang nahiya pa nga ako, eh. Ako, idol ko si Papa kasi para sa kanya, tama, mali. He wears glasses because he does a lot of reading. I think that helps him a lot. He was a police once, and his glasses helps him find the bad guys. Nung ka-eskwela ko siya, nung elementary school, siya ay matalino, kapagkaibigan, at patulungin sa mga ka-eskwela. Yung public servant thinks of the nation and the next generation. Yung politician thinks of himself and the next election. 50 years na ako sa serbisyo, sa gobyerno. Bakit nga ba hindi? Kasi sa kakayahan namin at yung public service record namin, sa tingin namin, marami pa kami maiaambag para sa ating bayan. He has the reputation of trust, integrity, and really doing his job. Ang laki ng impact ng trust and confidence ng mga businessmen sa business climate ng buong bansa. I pray that he will continue his hard work, his integrity, his honesty. Diyan pa lang malaki na ang magagawa niya para sa ating bayan. Ang ating mga kababayan ay napakatagal nang naghahanap ng isang tunay na leader. Kung titingnan mo yung mga lumilitaw na nag-aambisyon maging presidente, malayo sila keeping sa area ng leadership at capability as a leader. And we have the opportunity in 2022 to elect one who might solve our basic problem. Panahon na itulak natin si Ping. Oh, ikaw nagawa mo rin. Ako si Michael Ray Aquino. Nagkakilala kami ni Sir Ping after the 1989 December coup. We see in him the qualities of a leader. He lead by example. Yung dedication niya in the accomplishment of the mission. Hindi yan matutulog. Gising yan habang nasa labas kami. Or sometimes sumasama talaga siya sa operations. Lahat naman yung efforts niya para sa kabutihan ng nakakarami nating kababayan. Bakit niya binabantayan yung kaban ng bayan? So that it will be properly spent, hindi napupunta sa kung kani-kanino lang. Sana mapagbigyan siya ng pagkakataon to lead the country. Good luck, sir. Yan ang yung support. Ah, okay. Sir. Salamat. Maraming salamat. Good to see you here. Okay, thank you. Thank you. It was exactly 40 years ago when then Lieutenant Colonel Ping Lacson rescued me and my cousin from kidnappers. Senator Ping, I remember you barged into our room all in white and rescued us. You were our white knight. I can see that you have continued to dedicate your life to public service. May you be the white knight for many, many more of our countrymen. Ping Lacson! Ping Lacson! Ang kapiliti at ang mga Pilipinas ay nasa likod mo! Ping Lacson! It's a yes for
talaga ng buong Pilipinas. In his sixth and final State of the Nation address last July 26, President Rodrigo Duterte admitted that he was wrong to think that leading the country is as simple and easy as leading Davao City. Walang debate sa katotohanan. Hindi natin dapat payagan ang maling akala para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa gitna ng pandemya, baon sa utang ang ating bansa. Marami ang nawalan ng trabaho dahil nagsara ang maraming negosyo. Nadagdagan ang bilang na mahihirap, lalo pang dumami ang mga kumakalam ang sikmura. Talamak ang korupsyon. Laganap pa rin ang ilegal na droga. Unti-unti nawawala ang ilang bahagi ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ilan lamang ito sa malalaking problemang nagdudulot ng kawalan ng pag-asa ng mga Pilipino. Hindi biro-biro ang mga pagsubok na haharapin ng susunod na administrasyon. Between me and Senate President Soto are more than 80 years of honest, dedicated, and competent public service. Mayroon kaming sapat na kakayahan, katapatan, at katapangan upang pamunuan ang ating bansa at upang muling bumangon sa ating pagkakalugmok. Malaking hamon, subalit kailangan maibalik ang tiwala ng ating mamamayan sa gobyerno at sa mga namumuno. I could not stress it enough. Ang tamang pamumuno ay dapat pangunahan ng leadership by example. Hindi sa salita, kung hindi sa gawa. No leader can succeed if he cannot practice what he preaches. Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalabanan. Kaya naman, magiging una sa ating prioridad ang mas maigting na pagtugon sa pandemya. Marapat lamang napunan ang mga kakulangan at ituwid ang mga kamalian. We have to prepare for sustainable recovery from this health crisis. I have no doubt that with a united citizenry, we will soon see the day that COVID-19 will no longer be a scare. Kailangan ang mahigpit na disiplina sa paggastos ng kaban ng bayan. Walang mangungurakot at magsasamantala, malapit mang kaibigan o hindi kilala. Dapat isa lamang ang pamantayan na susundin at ipatutupad ng lahat para sa lahat. Walang sisunuhin sa mga ganid na ginagawang negosyo ang gobyerno. Dapat maikalat at maibahagi sa iba't ibang sulok ng kapuluan ang mas malaking resources ng bansa. Local government units must be given bigger roles and responsibilities and more autonomy in nation building, but with greater accountability. The national government will be their big brother watching over their shoulders. Hindi lamang upang tulungan at gabayan na paunlarin ang kanika nilang mga komunidad, kundi papanagutin ang sino mang magkukulang o magmamalabis. Konting tiis na lang, malapit na
makakaahon na tayo. As we speak, we are in the process of drawing up a roadmap or a master plan that will serve as our platform of government that we intend to present to our people. After all, sa takdang panahon, kayo ang magdedesisyon kung karapat dapat ba kaming pagkatiwalaan na mamuno sa ating bayan. We are nearing the crossroads of our nation's modern history, and we cannot afford to choose the wrong direction in charting the course of our nation in the next 6 years. Having said all that, with all your help and cooperation, this is where Tito Soto and I intend to steer our country from despair to hope, from apathy to empathy, from fear to trust, from poverty to prosperity, from self-pity to dignity. The Filipino deserves no less.